anak ko. Manong na manong ka pa rin, Miguel. Hindi naman. Mahigpit lang talaga si Atty. Ramirez tungkol sa mga regulations niya sa kissing sa workplace. Oh my God. Super takot ako doon sa ex ko. I mean, wala na kami. Pero sunod pa rin siya ng sunod sa akin. Stalker talaga. Buti na lang, nandun si Ryan. Tinulungan talaga niya ako. Ikaw rin yung tumulong kay Fritz dati, no? Nung may problema siya. Eh, kaya nga natin nakilala tong si Ryan, di ba? Because of Fritz. Excuse me. Bathroom lang ako. Ex mo rin? Opisina. Hinahanap na ako. Mukhang nakakarami ka na. Ang aga pa. May problema ba? Bakit? Tutulungan mo ako? Sorry, my problem, not as simple as a stalker ex. Komplikado. Alam mo, ang problema komplikado kapag inaako natin mo siya. Attorney Atferos, this is Charlie Sibal. Charlie Sibal, this is Attorney Atferos. Hi, call me Charlie. Kaibigan kami ng college. Ang totoo niyan, I tried to be more than friends with Miguel. Ang kaso mo, mas mailap pa sa pinakamailap tong si Miguel. Well, for me, he will always be the one who got away. Okay, we'll set the meeting for next week. Sabihin ko sa sekretaryo ko na tawagang opisina mo. Okay? And I'll see you then. All right, thank you. Manners? Nasaan ang manners mo nung mang-agaw ka ng pag-aari ng iba? Alam mo, nabasa ko tong proposal mo eh. This is actually good. Hindi mo naman kailangan idahan sa akin ito eh. Patagal ka na nagtatrabaho sa Aragon Mining Charity. As far as I'm concerned, you're doing a really good job. Strange behavior. Bakit hindi ba pwedeng biglang lampingin ang asawa ko? Pwede. Pwede, pwede naman. Bakit naman hindi? Ang lakas ng loob ng Patricia yun. Akala mo kung sino magsalita? I wish I could have been there nung tinawag mo siyang mang-aagaw. I knew right after na sabihin ko yon na lalo lang niya kaming hindi titigilan ni Daniel. Well, kung apology lang ang gusto niya, then make Daniel apologize para matapos na. Hindi madali yon. Kilala mo naman si Daniel. Buti na lang umalis si Jenny. Hindi kaya ata makakwento to sa harapan niya eh. Pero ikaw, feeling ko, hindi mo ako huhusgahan. Ba't ka naman gagawin yun? Eh, lahat naman tayo nagsisinungaling sa ibang tao. Pero ang sama ko ba? Happiness na sister ko masisira sa gagawin kong to eh. Hayaan ko na lang ba na malaman ni Ella na si Miguel si Miguel? Parang ang bigat kasi sa pakiramdam. Kaya mo. Mali pa kung ayaw ko siya isuko. Kung ayaw ko siya ibigay kay Ella na wala man ng laban. Just tingin ko, kaya ka itang tulungan. Ito si Abel ng best friend kong si Mika. 20 years ang tanda niya sa akin. But we fell in love. Of course, galit na galit sa akin si Mika nung nalaman niya. Ngit, tinawag niya akong gold digger. Manggagamit. Yung ilang taong pinagsamahan namin, pagkakaibigan namin. Biglang nawala. Just like that.
ayaw niya maniwala sa akin. Walang gustong maniwala. Na totoong minahal ko si Abel. But of course, we didn't care. Sama pa rin kami. Bumuo kami ng buhay namin. Pero... namatay siya last month. Since hindi kami kasal, tinanggal ni Mika at ng mga kapatid niya ang karapatan ko sa lahat ng pinundar namin ni Abel. Ni ang karapatang pumasok sa bahay namin. Kung saan lahat ng alaala ko kay Abel nandun. Saan ka pupunta, Mr. Ramirez? Alisigo na po, di ba? Uwi na. This is not an 8-hour shift, Mr. Ramirez. Ako lang ang magsasabi kung kailan ka uuwi. Anyway, I have an assignment for you. Meron tayong informant sa isang girly bar sa Cubao na may live show. Allegedly, malaking politiko raw ang may-ari ng bar. So I want you to interview the informant. Get all the details. Parating na siya. Yes, ma'am. Subukan natin kausapin ang kabilang kampo, Charlie. If that doesn't work, pwede natin itong ilaban sa korte. Pwede tayong mag-file ng action for recovery of ownership and possession with damages. And re-recognize naman ng korte yung pagsasama niya ni Abel bilang ano eh, civil union. So, kahit hindi kayo kasal, kung ano man yung mga na-acquire ninyo na magkasama kayo ni Abel, may karapatan ka doon. Kailangan lang natin i-prove sa korte na nagsama nga kayo. Attorney Alferos, I want you to work on this case. Pero attorney, meron ho kaming pinagtutulungan na kaso ni Attorney Serrano. It's okay, Ella. I can handle that myself. Mas kailangan ka dito. Wow! Super party girl daw yung Charlie na yan, college eh. Mabisyo, boyfriend, tapos maraming kaaway na babae dahil sa lalaki. Paano sila nagkakilala ni Attorney Juan? Eh kasi yung target niya dati si Miguel. Ayun, nauwi sa pagiging totoong friends. Si Miguel lang daw ang nagkakaintindi sa kanya. Nagbago na yan ang lagay na yan? Jealous ka, girl, no? Ako? Hindi, no. Ano nangyari sa'yo? Naku mo, magkikita na yata kami. Nino! You're the one. Sige, bye. Saan pupunta yun? Kay the one daw. Excuse me. The one. The one. Maalala mo naman lahat ng kwento ko sa'yo, di ba? Sabihin mo kay Ella na kaibigan mo si Miguel, pero hindi mo na alam kung nasan siya. At lagi niyang kinikwento sa'yo si Angel, hinahanap pa rin niya hanggang ngayon si Angel. Okay? Alam mo na sasabihin ko. Okay. Mahahanap mo rin siya. I'll help you. Thanks, ha. Alam mo, walang talaga nakakaintindi sa mga kabaliwan kong ganito, eh. Kung katanto, inaalay ko para sa'yo. Sa'yo na... na nakilala ko nung bata pa lang ako, hanggang ngayon, nandito ka pa rin sa puso ko. Kapag daw ang dalawang tao laan para sa isa't isa, pinaglayo mo, paparurusahan ka ng karma. Parang ayaw ko na yata ituloy to. Denise?